Yung galing ng isang Jihad Guzman katumbas ng tatlong setter, isang manlalaro ng Creamline nilagwak na din sa wakas. Subscribe for more great volleyball moments. Mukhang malapit-lapit na ngang i-announce ng Creamline ang dalawang bagong setter nila. Makikita nga sa sneak peek ng photoshoot ng Creamline ay nakasuot ang dalawang bagong manlalaro ng Cool Smasher na sina Teo Bonafe at Mafe Galanza. Nagtalo-talo pa nga ang volley fans na kesyo mas deserving si ganito, mas deserving si ganyan, pero ang ending parehas palang pasok sa Creamline sina Teo at Mafe. Nakasama nga din ang dalawa sa Subic training ng team. Komento nga ng isang netizen sa Twitter, bakit tatlo ang setters ng Creamline? Parang okay na si Negrito at Mafe. Mas may experience kasi si Mafe versus Bonafe. Agree ba kayo sa comment na ito? Marami sana ang humihiling na Louie Romero to Creamline, lalo na't ilang beses itong nagpahiwatig na maglalaro nga ito sa Creamline sa mga IG story niya, kung saan ay nagpapakita ito ng pagsuporta sa mga laban ng Cool Smashers. Binigyan pa nga ni Gia si Louie ng sapatos at minemessage pa sa IG. Pero sa huli, umasa lang ang Creamline at mas pinili ni Louie na sundan ng former coach sa Adamson na si Coach Jerry Yee at maglaro sa Farm Fresh. Halos 6 na araw na nga lang at magbabalik na ang PVL para sa kanilang huling conference ngayong taon. PVL All-Filipino Conference is back on October 15 at grabe naman yung main game sa opening day ng liga. Battle of the Sister Teams agad, Creamline versus Chocomucho, 7 PM ng gabi. Sobrang bigat agad ang haharaping laban ng Creamline lalo na't wala na ang kanilang best setter na si Gia de Guzman. Sa pagkawala ni Gia ay ang matagal ng backup setter ng team na si Kyle Negrito ang papalit sa starting position na iniwan ni Gia. Ang tanong nga lang ngayon, sobrang solid na kaya ng connection ni Kyle sa mga starters niya? Ibang klase nga yung Gia to Sed at Gia to Tots. Mapantayan kaya ni Kyle ang connection na nabuo ni Gia sa kanyang mga spikers? Paano na lang kaya kung magkaroon ng bad game si Kyle Negrito? Kaya kayang punan ni Teo Bonafe o Mafe Galanza ang position bilang isang main setter? Hindi naman ako nagiging negative dito, ano po. Sinasabi ko lang yung mga posibleng mangyari sa laro ng Creamline. Pero knowing them, kinakaya naman ng Creamline kahit nawawala ang ilan sa malalakas na player nila. Satisfied ba kayo sa bagong setters ng Creamline? Leave a comment below. Isa pa nga din sa usap-usapan ay ang pagkawala di umano ni Phil Cainglet Cayetano sa team. Hindi na daw ito nakikita sa training ng Creamline at wala din sa team photoshoot. Tuluyan na kayang naligwak si Mama Phil o magpapahinga lang muna ito sa volleyball at magbabalik ulit next year? Ating abangan! Subscribe for more great volleyball moments. Louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for